Purihin ninyo ang Panginoon, pakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing.
sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidamba na, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid o kamag-anak o mamamayang mayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy na nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, ang mga pingkaw, ang mga pilay, mga bulag, ang iyong anyayahan, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Carlos Borromeo. Siya po ay isang obispo, siya ay kardinal, at nagdulot ng pagbabago sa simbahan. Dati ho, wala hong seminaryo nung panahon ho nila. Pag may gusto magpari, no, i-assign lang siya sa isang parokya at may mentoran ng isang pari. Paano kung hindi mabuti yung naging mentor niya? Damay-damay na. Kaya itinalaga nila sa pamamagitan ni San Carlos na magkaroon ng mga seminaryo kung saan ang mga nais magpari ay hubugin para maging mabubuti at banal na pari. Siya ay nagdulot ng pagbabago sa simbahan. Ang mga abusado o pag-aabuso ay kanyang dinisiplina. Pero hindi naman lahat sang-ayon sa ginawa niya. Hindi lahat naging mabango ang kanyang pangalan sa pagbabago ng simbahan na dulot niya. Kaya nagkaroon siya ng mga banta sa buhay niya. At isang araw, no, binigyan siya ng death threat. At ang ginawa niya sa death threat na natanggap niya, lumapit siya sa may sindihan ng kandila at sinunog yung death threat niya habang hindi niya binubuksan. At nagkaroon ng assassination attempt sa kanya. May bumaril sa kanya, pero dahil sa laki ng damit ng isang kardinal, damit yung tinamaan, hindi yung katawan niya. Malaman-laman lang nila, sobrang payat pala ni San Carlos. Natago ng ang kanyang katawan dahil sa kapal ng kanyang mga damit. Sa dami ng patong ng kanyang damit, hindi nila alam ang payat pala niya. Pero hindi dahil nagda-diet ho siya. Dahil hindi siya kumakain. Dahil lagi siyang nag-aayuno. Nagfa-fasting siya.
At ang araw niya ay itinatalaga niya sa pagdarasal. Sabi ho ng mga manunulat ng kanyang buhay, 5 oras lang daw ho ang tulog niya. Hindi ho dahil kakanood, no, wala pa hong Netflix noon, pero ang buong araw niya ay itinatalaga niya sa pananalangin. Nagdadasyal siya hanggang madaling araw. Siya ay nagpakita ng kabanalan. At dahil sa salita ng Diyos na pumukaw sa kanyang buhay para mamuhay ng isang buhay na banal, lahat ay tinalikuran niya at naging masigasig na naging instrumento ng Diyos tungo sa pagpapanibago ng simbahan. Kaya po maganda sa inspirasyon din ho ni San Carlos Borromeo. Baka meron din dito, may kakilala ka, apo, pamangkin, kaibigan, na interesado sa buhay pagpapari. Baka pwede natin silang hikayatin na piliin ang buhay ng pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod sa Diyos sa buhay ng pagpapari. Lalo na po dito sa ating archdiocese, ang seminaryo ho natin ay nakatalaga sa pangangalaga ni San Carlos Borromeo. Kami po ni Father June ay nagmula sa seminaryong ito. No, kami po ay nag-aral at nagtapos sa San Carlos Seminary sa may Guadalupe, Makati. Kaya baka meron din ho sa inyo may kakilala, no, baka mag-anak, pamangkin, kaibigan, apo, o anak mo na pwede nating hikayatin, naisipin, at ikonsidera sa kanilang buhay ang buhay pagpapari. Tulad ng inspirasyon ho ni San Carlos Borromeo na naging banal sa kanyang buhay at dahil sa kanyang kabanalan, inaninag din niya na ang mga tao ay mamuhay din sa daan ng kabanalan. Nawa, sana meron din, no? Mga nag-iisip, nagdadalawang isip, ito ba ang buhay na tinatahak ko, tinatawag ako ng Diyos? Baka pwedeng magdasal ka kay San Carlos Borromeo sa araw na ito at sabihin sa kanya, tulungan mo ako matuklasan ang tawag ng Diyos para sa akin. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig ang kagandahang loob at pagiging bukas sa ng ating puso para sa kapwa. Ang ating itugon, Ama na mga dukha, umulad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umulad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Yaong mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos.
Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Panginoon Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa loob. Salamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong si San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkaloob dito'y aming pinapakinabangan ang pagiging masagana sa buhay ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo na imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na November 7, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5900.
1059. Para sa iba pang informasyon, ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, ay magdulot nawa sa amin ang tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy nating ipagdasalang ang mga minamahal na yumao at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintubo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ipas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nangangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka
nuestro Padre Jesús, Nazareno, pinarangal al panahin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, iluwal ating anahin.